Soundcheck, test mic, soundcheck. So welcome po ulit guys sa ating channel, StockPlay. At bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. And pakipress na rin po si all button para palagi po kayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So let's start guys. So bali sa part na to, okay, ayan, so tignan natin si PSEI muna, ano, para ma-update tayo sa nangyayari. So i-search natin si PSEI guys. So PSEI, so i-check natin dito sa ano ba ito? Ayan, sa monthly chart muna tayo guys, no? Ayan, kay PSEI. So based dito sa ating monthly chart, so medyo hindi po maganda yung pinapakita ni PSEI. Ayan, kasi kung papansinin natin, so this is a bearish candlestick, diba? And sa part na to, so look guys, so meron po tayo ditong trend line, ano? Ayan, kung papansinin natin, so meron tayo ditong trend line na hindi pa po nababasag since 2018 guys to, no? So this is a downtrend line. So we have 1, 2, 3, and 4. So 4 touches guys. So bali sa part na to, kung titignan natin, so still bearish pa rin si PSEI, no? Ayan, no? Ayan, so wala pa tayong real breakout dito kay PSEI since tayo po ay nasa baba pa rin ng downtrend line. So ito yun guys. Ayan. So very obvious naman po sa ating market right now. Ayan, so marami pong nag-take profit, no? Diba? So sa weekly chart, so medyo hindi rin maganda rito sa part na to. Ayan, kasi kung papansinin natin, so si MACD line and signal line is nagko-converge. So this is a bad sign, ano? So possible, so this is a bearish crossover guys. Ayan, no? At tapos sa histogram, series of lower highs, no, diba? So this is a bad sign for PSEI, ano? And kung papansinin natin, tayo po ay nasa weekly chart. Ayan. So medyo alanganin pa to, no, sa PSEI. So based po dito, medyo bearish, ano, 'di ba? Oh, ayan. So syempre, support. So sana support natin dito kay PSEI. So trend line ito, eh, possible eh. 'Di ba? So we have 1, 2, 3 and 4 touches. Eh sa baba meron ba? So sa baba, so check natin sa baba, meron ba? So tignan natin, ano? So let's say dito na lang tayo siguro. Ayan. Okay, tapos so sa may support naman natin sa horizontal, possible dito guys support. Oh, dyan, ano? Ayan, so tignan natin. Oh, ayan. So bali sa part na to, parang ano siya eh. Okay, so para siyang ano, continuation pattern. Pero tignan natin guys, ano? So this is rising wedge, 'di ba? So pataas po siya. So after the sell off, tapos bounce.
Tapos, sell off, bounce, sideways. Okay? So, tignan natin. So, kung siya ay pupunta rito, no? Sa 6.6 or sabihin na natin sa 6.7K. So, dito po yan, guys. Which is around here. Ayan, ano? So, meron tayong trend line dito. So, we have 1. Tapos, 2. Impossible dito po, guys. Ayan. Support, no? So, we have here 1. Tapos, 2, 3. Impossible dito nga. Ayan. 6.7K. So, tignan natin, guys, kung ano mayari kay PSE. Ayan, no? So, siya po ngayon ay bearish this week. Ayan. So, next natin sa APL. Ayan. So, mag-update na tayo, guys. APL. APL. Oh, ayan guys, ano? So, na-hit na po yung ating support, which is around, ito nga, sa 0.2. Diba? So, na-filled na ata yung gap. I-check nga natin kung may gap dito. And sa daily chart, okay, so na-filled na nga po yung gap, ano? Which is around 0.2 peso. Okay, sa part na to yun eh. O, dyan, ano? Ayan, para makita natin ng mas clear, so punta tayo sa ano? Sa lower time frame, guys, no? So, let's say sa 1-hour chart. Ayan. So, dito sa 1-hour chart. So, i-check natin dito, guys. Ayan. So, we have here a gap down, ano? So, super bearish nga to, guys. At maraming nag-take profit, ano? Ayun, no? So, may gap down. Pero sa part na to, si gap up is na-filled. Na, diba? Ayun, no? Oh, filled. So, tignan natin kung mag-hold dyan, ano, si APL. So, kung hindi, so, what's next? So, syempre, maghahanap tayo ng next support. Okay? So, tignan natin, guys. So, possible dito na eh. Okay? So, possible dito, guys. So, we have here a next trend line. Okay? Sa baba. So, we have 1, 2, 3, 4, 5 touches. Ayan. So, dito naman, guys. So, tignan natin kung saan ihinto dito, no? E di, maghanap tayo. So, possible po dito. Ayan, sa part na to. Which is around, ano ba ito? 0.18. Ayan, no? So, 0.18. So, support po ito, guys, kay APL. So, series of touches din dito, eh. 1, 2, 3, 4. Ang dami, no? And possible nga dito, no? Right here. 0.18. And kasi trend line to, eh. Tapos, meron tayong support dito, no? Ayan. 0.18, guys. So, dyan po yung next natin na target. So, dito kasi ilang percent to. Hindi, tignan natin, ano? So, 20, ano ba ngayon? 21 to. 25. 26, ito 26 ata. Uy, 25. Ito, 26. 26, 26. So, parang di siya ano.
Ayan, so punta tayo sa daily chart at medyo nakakalito rin eh. 25 pero 26. So dito, ayan, mas clear dito guys eh, sa daily chart na. So from here, so kahapon to eh, 25 eh, no? So ilang percent? So almost 30% guys. Ayan. So tignan natin, kasi kung siya po ay bubuhusan bukas, so ilang percent yan? So from here, tapos dito guys, so ano lang to, almost negative 9%, no? Ayan. So siya po ay nag ano eh, flooring eh. So kung ano ulit dyan, kung negative 30, no? So let's say negative 30 ulit. So hanggang saan? So, possible po dito 0.13. Okay? Or sa 0.14 guys. 0.14 peso. And so dito ano? Right. So since meron naman po tayo dito ang trend line, okay? So tignan natin kung mag-hold sa part na to, no? Sa 0.18 peso. And kung siya nga ay magbo-bottom ulit, okay? Or flooring, kasi 30%, 'di ba? Ayan, so base dito 30% siya. So almost 30% yung kanyang downside, ano? So sinukat natin yan from here, tapos hanggang dun sa may baba. Ayan. So kung siya ulit ay magpo-flooring, so sell up ulit, hindi possible ito guys, no? 0.14 or 0.13, which is around here. Oh, ayan, ano? So tignan natin bukas, ito kay APL. So dito, hindi magdagdag pa tayo. Okay? So ito rin possible din tong support eh. 0.16, ano? Ayan. So bali dito, ayan, so nagdagdag lang tayo, guys. Ayan, sa gitna. Ayan, ano? So ito po yung ating tatlong support sa baba. So we have here 0.18, 0.16, okay? Then here 0.14. Tapos sa moving average natin, so 50. Okay, so meron tayo ditong confluence, no? Sa 50. Okay? So kung siya po ay bubuhusan ulit ng 30%, ayan. So at least may hit natin to, no? Si 50 day. Ito. Tapos 100. Okay, so medyo malayo to, no? Tapos 200 guys. Ayan, 200 ito. And here kay Cloud, ayan, so flat, ano? So bearish eh. So flat po si lower Cloud, tapos ayan, si ano naman, si upper Cloud is pababa. So bearish eh. So tignan natin, ano, kung ano mangyayari dito bukas. Tapos so sa RSI naman, so check natin dito RSI. Okay. So dito po kay RSI, wala pa tayong bounce. 'Di ba? Ayun, no. So wala pa pong bounce na nangyayari dito kay APL, no. Base po dito sa ating RSI. So kung di po siya mag-hold sa may support natin, ayan. So ito po yun guys, support. Pwede sell up ulit, no. So ang next na
is here. Support. So, possible po dito na. O dyan, ano? Ayan, so tignan natin. So, dito na po yung kanyang next support. O, ayan. Tapos kay MACD. So, we have here. Okay, so medyo malalim to guys, no? So, bearish crossover. Okay. Tapos, dito naman sa histogram. So, nag-flip na po siya from positive to negative. So, this is a bad sign, ano? Positive, tapos negative. Oh, ayan. Okay. So, siya po ay bearish, ano? Ayan. So, bukas tignan natin kung magpiprint out siya ng lower low sa part na to. Ayan, sa baba. Ayan. So, bearish po siya right now. Tapos, sa volume din, kay OBV, so, hindi na po siya nag-hold sa may, ayan, ano? Okay, sa may previous low natin. So, nabasag. O, ayan. So, tingnan natin. Bearish. Bearish po siya. Ano? Ayan. Sell off. So, save natin yan. Super tagal. Paikot-ikot. Ayun. Okay na. So, next natin is si PHA, no? PHA. PHA. Okay. So, let's continue. PHA. So, dito po, guys. So, very obvious naman, binuhusan siya, no? So, ilang percent siya? 25, tas 26, no? So, sukatin natin. So, dito sa may closing price niya kahapon. Tapos, dito, guys. So, flooring din to, no? Halos. So, halos, ano siya, eh? Negative 30%, no? Ayan. So, dito guys, kay PHA, kung papansinin natin, ayan, so malapit na pong ma-field yung ating gap up, right? So, eto po yun, no? Gap up, guys. So, dito po, so, there's a possibility pa rin na bubuhusan to bukas, ano, kasi hindi pa po na-field totally yung ating gap up. So, ang support po natin dito kay PHA, is around here 1.6 guys. Okay, so dito po yun, andyan na, ano? 1.65 to 1.6. and so possible dito yan sa part na to. Okay, so sa baba. Ayan, so medyo nadasog yung trend line natin, eh. So tignan natin sa lower time frame para mas accurate, no? So check natin dito, guys. Okay. So hindi po siya nag-hold sa ating second trend line. So dito po yun, ano? At nabutas nga, guys. Right? Ayan. So, same lang din tayo nang sasabihin. So, ang support is nasa 1.6. Okay. So, malapit po dito, guys. Ayan. Sa may ating support. So, yung second support. So, possible dito nasa 1.22. Ayan. Pero, sukatin natin, ano? So, kung siya po ay mag-ano ulit, magse-sell off ng negative 30%. So, worst case tayo. Negative 30. Negative 30.
So dito possible. So dito nga guys, no. So if ever na siya ay magse-sell off ulit ng negative 30. Dito po guys, ayan, sa 1.25 pesos. Okay, ayan ha. So tignan natin. Tapos magdagdag tayo. And kasi kung papansinin natin, meron tayo ditong gap up, no? Ito, oh. Ayan, so medyo maliit, no? Ayan, so bali ito, pwede ring support to. Ito, guys. Which is around sa 1.45 pesos. Ayan. So bali first sa 1.6, tapos yung next sa 1.45, tapos yung next is sa 1.25. So let's go back sa daily chart. Ayan. So tignan natin sa mga ano, no? Sa moving average natin. Ayan. So base po dito, mayroon din tayong confluence sa ating moving average, ano, which is 50. So if ever na siya po ay bubuhusan ng 30% ulit bukas, so possible na ma-hit po natin ito, ano, si 1.25. Okay, sa part na to. And so mayroon tayong confluence dito na siya po ay support. Okay, so 100. Okay, so medyo malayo naman si 100 eh. Tapos 200. Ayan, so okay naman. Tapos kay cloud. Okay, so flat si lower cloud. Tapos okay, pababa po si upper cloud. Kasi binuhusan eh. Diba? So ngayon naman, tignan natin yung mga indicators ni, ano, ni PHA. So let's start with RSI, no? So kung papansinin natin, so nabasag na po guys yung ating trend line dito sa RSI, no? So we have here, so ilan yan? 1, 2, 3. Tapos dito shakeout, no? Shakeout yan guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Diba? So sa part na to, nabutas na po yung trend line natin. So kung hindi po siya makakabalik sa taas ng trend line, so this is a bad sign for PHA. Okay? And kasi kung papansinin natin dito, series of lower high and lower low. High tapos lower high, tapos sa baba low, lower low. So tignan natin guys, no? So this is a bad sign kung hindi po siya makakabalik sa may taas ng trend line. Okay? And here kay MACD, so same lang din APL, bearish crossover guys. Okay, tapos dito sa ating histogram, so nagflip na rin po siya from positive to negative. So this is a bad sign, ano, bearish po si PHA right now. Ayan, so kitang kita naman. And here sa ating volume, so not looking good din, no? High lower high, tapos low lower low. So bearish po pag ganyan, ano? Ayan, so tignan natin. Okay. So medyo di po maganda yung market ngayon sa stock market. Ayan, tapos malapit pang ano, no? Mag Chinese New Year. So sa tingin mo, meron kaya na epekto yon si Chinese New Year, or talagang yung market natin is bearish? So next po natin, ito si BSE. So i-check natin yun, ano, BSE. So BSE naman,
So dito guys, okay, na-hit na rin yung ating sinasabing support. Okay, tapos na-filled na yung ating first gap up kay BSC. Ayan. So bali sa part na to, pagka po hindi po siya nag-hold dito sa 0.7 something, kasi ito yung support eh, di ba? So possible ang next target na natin dito kay BSC is here. Ayan, so eto na. Okay, so malapit dito guys, no? Sa 0.5. 0.5 yung next. Next support. Ayan, tapos meron pa po tayong isa pang gap up na possible na ma-field. Ayan, kay BSC, yan, no? So, tignan natin. Ayan. So, punta tayo sa lower time frame. Okay, para mas makita natin, ano? Okay, so meron ba tayong makikita rito guys? So meron bang trend line dito? So i-check natin. So ito pwede, no? Ayan, kasi 3 touches naman siya. Okay na. So we have here 1 2 and 3. Okay, so 3 touches. So bali pagka nga hindi po 'to nag-hold diyan. So possible na ma-field itong ano natin, ano? Second gap up sa may baba. Ayan. So kung bubuusan 'to si BSC, so let's say sa so worst case ano tayo, no, scenario. So negative 30. So kung dito bubuusan niyan tapos negative 30. So possible nga dito guys. Ayan, no. Possible po na ma-field yung ating second gap up sa may baba kung siya po ay bubuusan ng negative 30% bukas. Okay? Ayan, no. Negative 30. So bali sa part na to, meron na po tayong hint, ano? So if ever na siya po ay magse-sell off ulit bukas ng sagad, so pwedeng ma-fill yung ating gap up dito. Ayan. So ito guys yung support, 0.5. Tapos so balik tayo sa daily chart. So sa daily chart guys, so tignan natin sa moving average. So 50. So medyo malapit dito, no? Ayun, no, si 50 day sa sinasabi nating support. Ayan. So meron tayong confluence. Tapos kay 100. Okay. 200. Ayan. And kay cloud. Okay, so looking bearish din to si cloud, no? So medyo flat na siya. Ayan, no? So sa mga indicators naman, i-check natin guys. So dito rin, so sell off, no? And kasi nabasag na yung trend line tapos hindi po siya nakabalik. 'Di ba? Oh, ayan. So tignan natin, bearish eh. Bearish guys, no? Support natin. Support. It's possible dito. Support guys. Ayan. So tignan po natin kung siya po ay mag-hold at magba-bounce dito, no? Tapos kay MACD. So okay, pare-parehas po sila ng ano, crossover. Bearish crossover, guys. So yung sentiment po natin ngayon is super bearish, no? And tapos ano din sa histogram. So nag-flip na po from positive to negative. Bearish. So bearish guys. So pinaka ano natin dito, aabangan is yung kanyang bounce, no? Ayan. So dito naman medyo nag-hold naman sa may previous low. Pero tignan natin, ano? Still siya po ay bearish eh. Ayan. So i-save natin.
Save, save. Ayan, so okay na. Next natin si dito. Ayan, so si dito na next. Dito. Okay, so 30 minutes na po tayo, ano? 30 minutes. So ayan. So dito po kay dito, so medyo nag-hold sa part na to, no. And sa may support natin sa 11 pesos. Okay, so tignan natin kung mag-hold dito, no. Sa 10.9. So 11 to 10.9 yung ating possible support. Ayan, kasi trend line din to eh. So first trend line natin ito guys, no. Ayan. So ito siya, si first trend line. O di ba? Ayan. So ito po siya, no. Si first trend line natin, ayan. So pagka tinuntun natin 'yan hanggang sa taas, so dun nga po ang punta. Ayan. Sa 10.9 to 11 pesos. Ayan. So dito naman, so ilang percent naman to guys. So from here 25 tas 26 ngayon. So sukatin natin guys. From here tapos hanggang dito. So siya po ay almost negative 10%, no? So tignan natin guys kung siya nga po ay mag-hold. So kung di po siya mag-hold guys, so ang next support na natin is possible dito na sa 10.4 to 9.75 pesos. Ayan sa may ano natin, ano, second trend line, 9.75. so dito po yan. Ayan dyan, ano, ayan. So tignan natin. So base po dito kasi, kung titignan natin to, eto guys, no? Eto. So ilang percent to? So i-measure natin. So from here tapos sa baba, so almost negative 25%, no? Ayan. So i-check natin dito. So ang ating worst case scenario, so let's say negative 30 rin, no? So from here tapos sukat tayo ng negative 30. Okay, so medyo malalim to guys, negative 30. So dito po possible, no? Negative 30. Ayan, so dito guys, negative 30. Diyan. Which is around 7.8, no? Pesos. 7.8 pesos. Ayan. So this is the worst case, ano? So if ever na talagang sell off pa rin siya bukas. Ayan. So dito rin, so meron ba tayong gap up? Okay, so meron pa tayo dito isa pang gap up, no? So ito yun, no? Ayan, so medyo hindi po siya halata, ano? Ayan. Sa 10 pesos. 10 pesos, guys. So tignan natin kung ma-fill to, ano? Ayan. Ayan, so medyo ano siya, gap up eh, di ba? Ayan, so tignan natin sa ano, sa 1 hour chart. Okay. Ayan, so eto siya, guys. Di ba? So gap up to. Okay. So possible ma-fill to, no? Kung talagang bearish pa si dito. Ayan, sa
10 pesos to 9.85 pesos. Ayan, so tignan natin doon. Let's go back sa daily chart. Okay. Tapos ayan, sa moving average. So 50. Okay. So ang confluence natin dito kay 50. So ang possible support natin dito is 8.95. So dito guys, no? Ayan, so tignan natin. 8.95. Tapos si 100. Okay, so medyo malalim ito. Tapos 200. Okay. So okay pa naman. Tapos kay Cloud, so check natin. So medyo flat sa part na to eh. O diba? Si lower cloud at si upper cloud. So flat guys. So ngayon i-check natin sa RSI. Ito si dito. So kung papansinin natin, so meron po tayong trend line dito. Right. Ayan, so wait lang, ipakita natin. Tapos adjust tayo na konti. Ayan. So dito po kung papansinin natin, so this is a trend line since December 2019, ano? So, diba? So we have 1 series of 2, 3, 4, 5 and 6. And yung sa pang 6 guys, kung papansinin natin, so medyo siya po ay nabutas. Okay. Ayan, no? So siya po ay nalaglag sa ating trend line. So this is a bad sign kung hindi po siya makakabalik, no, sa ating trend line. Ayan, so tignan natin guys. So dito po kay dito, so what's next? Support, syempre. So check natin dito yung kanyang support. Possible dito. Okay, so dito guys, which is around here. Support, dyan, ano? Ayan, so tignan natin kung siya po ay mag-hold sa part na to, which is around 48, no? Tapos, so sa ating MACD naman, wala. So bearish pa rin to guys, no? So still nagda-diverge si MACD line and signal line. Diba? So si MACD line tapos signal line, nagda-diverge pa rin. Tapos sa ating histogram, nag-print out po siya ulit ng lower low. So this is a bearish sign, ano? Ayun, no? Lower low ulit sa part na to. And sa volume, so hindi po siya convincing, ano, na siya ay pataas. Kasi sideways, tapos hindi po siya makapanik. Hindi po siya makapag-create ng higher high sa part na to, no? So let's see. So dito po, high, lower high, lower high, lower high. Ayan. So siya po ay hirap makapag-print out ng higher high sa ating OBB. So bearish po to pagka ganyan na. Ayan. So save natin yan. So save natin. Tapos yung next is, so tignan natin guys, ano. Next. So APL, PH, ABS, CD dito. Tapos AR. Ayan. So ilas na po natin si AR. Ito si AR guys. AR. Oh, ayan, ano? So dito po kay AR, so medyo nabasag yung ating trend line na sinasabi, no? So ito po siya. So we have 1, okay, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so medyo nabutas.
ating trend line, ano? So what's next for AR? So dito kasi, so ilang percent to? So from here sa closing price niya kahapon. Okay, closing price, tapos dito naman sa closing price. So almost 30% din. 30% decline, ano? Bottom or flooring, ano? So sa part na to, tignan natin kung bubuhusan siya ulit ng ganun. So ang worst case kay AR, so tignan natin sa negative 30, ano? I-check natin. So from here, tapos sa baba, negative 30 is here. So dito guys, and sa part na to, which is here. Okay. So dito po guys, ano, sa 0.0036. Ayan. So let's see. Okay. So i-check natin sa Dover time frame. Eh para mas kita natin, ano. Oh, ayan. So base po dito possible nga. Ayan, sa may 0.0036, no? Kung siya po ay 30% ulit yung decline bukas. And here kasi, so kung magdadagdag tayo ng trend line, so ito pwede. Okay, so dito guys, no? Which is around 0.0042. Ayan, kasi so we have 1 and 2. 2 touches eh. Ayan, tapos meron tayong confluence sa ating cloud. Ayan, kasi meron ditong flat line. Support yan, ano? Ayan, so tignan natin, ano, kung siya po ay mag-hold dito. Ayan, sa may support natin, which is around malapit sa may 0.005. Ayan, so support din yun eh. So let's go back sa daily chart. Daily chart. So i-check po natin sa mga moving average, no? So 50. Okay, so medyo malayo si 50, ano, 'di ba? Tapos 100, tapos 200. So okay pa naman, guys. So okay, cloud. Okay, so pare-pareha sila eh. 'Di ba? So flat din 'to si lower and upper. And sa mga indicators, so i-check natin. Okay, so nabasag din yung support na to, no? Ni AR. So this is bad. So bali, ang next support natin dito kay RSI is saan? Pwede tingnan natin. So medyo ano to eh, choppy, ano? Oh. So possible po dito support. Ayan, sa may 47, ano? And sa MACD naman, so looking bearish, no? And kung papansinin natin, so wala pa po tayo ditong bearish crossover. So just in case, ayan, so mag-abang na kayo sa may 30%, no? Pero possible lang yun. Ayan. So this is, ayan, possible a bearish crossover. Bearish po siya, ano, di ba? Tapos sa volume, so medyo hindi rin po itong maganda. Ayan, kasi siya po ay sell off. Ayan. So ang support natin dito is medyo malalim, no? So ito po siya, support yung kanyang previous low. Oh, ayan. So I think tapos na po tayo sa ating update. So ano lang tayo, no, top 5. At medyo mahaba yung ano natin ngayon, discussion. So salamat po ulit sa inyong panonood. So see you po sa next video. I'm out. Bye-bye.